Magandang araw po. Ito si Aurelio Paredes Bautista. Yung nauna nating talakayan, inabot tayo ng kalahating oras. Dahil kaya humaba yun, gusto kong paunawa sa inyo kung paano bumikas ang mga Hapones. Sang-ayon sa pagkakadinig ko. Pero bago tayo dumako, kung saan-saan, pag-usapan muna natin na kunting istoryahan. Bakit ba ako makapag-aral ng Japanese? Ang akin namang work background ay Amerikano. Alam nyo, biglang pumasok sa isip ko ng araw na mag-aral na ng konti ng Japanese kasi ang feeling ko makakarating ako ng Hawaii. Ang totoo, nakarating naman ako eh. Pero ng mga panahon yun, medyo malayo pa yon sa totoo. At nung akin na nakarating sa Hawaii, dahil pinag-aralan ko yung nabili kong libro na halaga siguro 30 pesos. Matagal na yun eh. Nagamit ko naman kasi mga Nisei, yung ikalawang sali na Hapon sa Hawaii. Matatas pa rin sa Japanese. Nakausap ko sila pakonti-konti. Dahil marunong naman sila ng English. So, ang aming usapan, kumbaga sa Pilipino at Taglish, doon ay Nihonglish. So, nakakaintindihan naman kami. Gustong-gusto nila na marinig na ang isang dayuhan, tulad ko Pilipino, marunong din ang wikang Hapon. Mahal pa rin nila ang Japanese. Okay, so, nagamit ko yon. So, nasulit ko yung bili ko ng libro. Noon namang ako ay mga 49 years old na. Ako ay napasama sa politika at ako ang naitakdang ilagay bilang kasama ng Hapon kasi magtatapag na sa pabrika sa Imus at ito ang magiging batayan kung magtatagumpay o babagsak ang industrialization. So ang kausap dyan ni Governor Remulla at saka ni Mayor Maliksi ay ang Yasaki Corporation. So dahil kasama nila ako, di ako napalagay dyan. Kaya ako nag-hire ng 3,000 tao, babae, lalaki. Karamihan ay babae. Pinadala sa Japan. At siyempre, manager ako rito. Manager din ako roon. Bigla sabi, kailangan ko matuto rin ng Japanese na dagdag sa una ko nalaman. So, ang ginawa ng kumpanya Miyazaki, sinabihan ako, mag-aral ka sa Japanese Embassy. Umuha ka ng ni Hongo. So, ginawa ko naman. Dalawang linggo. So, matapos ang dalawang linggo, pinadala ko sa Japan. Siyempre, marunong na ako ng konti. Yung introduction, yung mga greeting, aisatsu sa Japanese, yung greeting. Yung, alam ba, Ohayo, gozaimasu. Okay, so, sa Japan ko na nalaman na ang ibig sabihin ng Ohio ay galing doon sa hayay, mabilis. Kaya kung sinabi siya yung Ohio, mabilis ka, maaga ka. So bigla sabi, di ba ang pagkakaunawa, yun ang ginagamit lang naman sa umaga. Okay na sa Japan ay narinikin, ginagamit din niya sa kahit sa hapon. Kung may tagpuan, at ang kausap ng tao ay kailangan magtagpo kayo, halimbawa alas dos, dumating ka ng alauna ay medya, ang bati niya sa'yo, Ohayo, gozaimasu. Ibig sabihin, mabilis ka. Nauna ka sa akin. Maaga ka. So, yung Ohayo, hindi lang pang umaga yun eh. Basta may appointment, nauna ka, Ohayo, ang bati sa'yo. Pero hindi mo naman siya mabatiin ng Ohayo, gozaimasu.
Oh, eh, kasi eh, alam mong nahulit siya kayo sa iyo eh. Di ba? Oh, so ang susunod na salita noong narinig ko, sabi niya, sa salitang Tagalog, oh, matrafik ba? Ganon yun eh. So, tatanong-tanong lamang o dilige sabihin, ah, hindi naman ako na nainip. Totoo eh, wala pa nga doon sa tamang usapan eh. Nandito na ako eh. Maaga lang ako. Tatagalog ko muna sa inyo. Baka mamaya eh, mag-nihonggohan tayo na mag-nihonggohan. Eh, mawala yung gusto kong topic na ipaliwanag sa inyo. Okay, so, ganoon, ang Ohayo Gosaymas ay ginagamit sa maaga at mabilis. Pangalawa, Konchiwa, o sabi sa mga kung ano-anong libro ay ginagamit lang yun sa good afternoon. Totoo naman, pero hindi lahat ng kausap mo, eh sabihin mo eh, Konchiwa, eh kasama mo sa bahay, kapamilya mo, pinsan mo, kasama mo sa trabaho, ba hindi naman ginagamit yan eh. Eh kasi formality lang yung konnichiwa eh. Ngayon, ngayon lang ako nakita, hindi pa kayo gano'ng makakilala, konnichiwa. Ibig sabihin eh, ng konnichi, itong araw na ito, pero ginagamit siya sa magandang hapon. So, ngayon, kung hindi naman kayo magkalayo na at kayo magkaibigan na, yung konnichiwa eh. Parang hindi ko narinig ginagamit eh, ang narinig ko eh. Parang pinag-uusapan na yung weather eh. Parang pambukas lang ba? Icebreaker. Sabihin niya, kiyawa. Atsoy na eh. Oh, so, mainit ngayon eh, no? Ganoon, hindi yung konchiwa. Ibig sabihin, magkalapit na kayo eh. So, yung ganoon, yung konchiwa, eh kung hindi lang kayo ganong magkakilala. So, tutuloy natin mamaya. Usapan naman natin yung dalawang kataga, domo at saka dozo. Okay, so alam nyo, sa Japan eh, wala naman akong ganong alam nung una eh. Siyempre nag-uusap sila, alam ko naman ang gagawin ko rin kasi napag-aralan ko na yung kilos. Dahil ang Japanese, yung kilos mahalaga, kasama yung dos pang-usap eh. Bahagi yun ang unspoken language. So, ang unang pinag-aralan maigi, yung domo at saka dozo. Okay, so, yung domo muna. Alam nyo, pagka halimbawa eh, parang makikiraan ka, hindi mo naman alam, hindi ko naman alam ng panahon yun, paano sabihin nyo, makikiraan po, gumagano ng kamay, di ba? Makikiraan po, eh, pwede naman gawin sa Japan yan. Kahit sa kamay, pwede rin. Ginagawa ko yan eh. Wala naman nung sabi sa akin, kabastusan yan. Nasabihin ko eh, domo, domo. So, nakatingin sila, okay lang. Wala namang problema. Okay, so, halimbawa, binigyan ako. Sabi sa akin eh, dozo. O di, pag nagbibigay ako, dozo, dalawang kamay. Huwag kayo mag-aabot ng isang kamay lang, pari. Kasi parang naasiw ako eh. Nakasanayan ko kasi, dalawang kamay. So, nakita ko dalawang kamay rin sila. So, okay, dozo. O, kakainin ko na. Hindi naman sinabi, kainin mo, kunin mo, o kung ano man eh. Sinabi, dozo, help yourself. Kung ang bala. Ganun na ibig sabihin ng dozo eh. Ngayon, yung domo, eh, pasensyahan mo ko. Ganon yun eh. Kumisan, may magbibigay ng regalo. Sa Tagalog eh, para bang ganito sinabi, oh, wala namang kwentong bagay yung binigay ko sa'yo. Sa Japanese eh, ganon din eh. Sumaranai mono deska. Ha? Walang kwentong bagay yan. Iniaabot sa'yo. Dozo. So, sasabihin naman ang tumanggap, sumimasen. Eh, yung sumimasen, hindi naman ibig sabihin, kinalulungkot ko lamang. Ay, ibig sabihin yan,
Nag-abala ka pa? Pasensya na. Nag-abala ka pa? Ikaw ang naunang nag-abala. O kaya, sumimasin. So, ang Japanese kasi, pag pinag-aralan nyo, huwag nyo lang pag-aralan ng kataga. Pag-aralan nyo yung kung paano binigkas, anong pagkakataon binigkas, anong kilos. Kasi marami sa salitang Japanese. Eh, hindi mo marinig. Kung hindi, nakabiting kasi eh. Halimbawa, sinabing, Tsumaranai mono desu ga, o tatagaluyin ko ng literal translation. Wala namang kwentang bagay yan, pero iniaabot sa'yo. So, yun namang tumanggap, sabi niya. Tinanggap niya, sumimasen, sabi niya. Sumimasen, ganun eh. Sabi, nag-abala ka pa. Nauna ka nang nakaalala. Ganun eh, kaya kinalulungkot ko ang sumimasen. Pero nagagamit sa napakaraming bagay. Makikiraan ka, sumimasen. Oh. Meron kang gusto, tanong ganyan, sumimasen. Oh, bago mo sabihin yung kung ano gusto mong itanong dahil nang abala ka eh. So, sumimasen. Kinalulungkot ko. Ganun lamang yun eh. So, mamaya, mag-iisip pa ako at isa pa nasabihin ko sa inyo. Pag-usapan naman natin yung domo at may kasunod. Domo arigato gozaimasu. Yung arigato, paghinimay ninyo, yun ay dalawang kataga. Yung ari, kabutihang loob, kagandahan loob, yung gatay, mahirap hanapin. So, pag sinabi nilang arigato, ang literal meaning noon ay mahirap hanapin ang kabutihan. Pero ang sinabi eh, ang pakahulugan eh, translation eh, salamat. At kung merong gozaimasu, yung gozaimasu yun lang po. Salamat po. Pero literal na kahulugan ay may hirap na hanapin po ang kabutihan loob. Kaya nagpapasalamat ako. Ayun. So, ang sagot naman dyan, do itashimashite. Do itashimashite. Do, ayong sabihin na paano o ano. Itashimashite. Ano ba ginawa ko? Bigla sabi, hindi niya minamalaki kung ano man ang naiambag niya, na itulong niya. Sa atin yon, walang anuman. Sa Japanese, ano ba ginawa ko? Kasi itong ating walang anuman, eh, kinopia lang natin sa Espanyol yan eh. Sa Espanyol kasi, de nada, from nothing, mula sa wala, walang anuman. So, sa Japanese naman, ano ba ginawa ko? Baliwala naman yan eh. Ganon yun eh. Hindi niya sinabi yung baliwala yan eh, pero ganon yung hindi mo narinig, pero yun ang pahulugan. So, nakakarami na tayo ng konti. At kailangan dagdagan ang ating vocabulary. Ang vocabulary na bibigay ko sa inyo ay higit 1,000. Kaya lang, sa nauna, binasa ko lahat yung nauna, parang mga 163 na kataga, kotoba, ang naibigay ko sa inyo. Pero, kaya ako lang namang ginawa yun para lamang magkaroon tayo ng kasanayan. Sinabi ko, masanay ako sa pagsalita. Kaya naman masanay sa pakikinig na ang pagbigkas ay ganito at ito ang pagbigkas ng mga hapon.
Kaya naging parang kalahating oras yung mahal, nawala natin pala. Kaya ngayon ay gusto ko ipeg si Ed, pararamihin ko lang yung vocabulario. Kasi sa pagsalta ng Japanese, ako inuna ko yung kataga. Kasi mahirap yung pagdidikit-dikitin mo na ang mga kataga. Meron nga dyan nag-aaral ng Amerikano, nag-aaral ng French. 4 years nag-aaral sa kolehiyo, nag-aaral ng French. Ang alam ay puro kataga. Mahirapan siyang pagduktong-duktungin. Sa atin talaga yan ang gagawin ko yan. Marami naman Pilipino nag-aaral ng Espanyol eh. O 4 years din sa kolehiyo, hindi rin makapagsalta ng Espanyol eh. Pero sa akin, inuunak muna ang kataga. Pero isang araw, pagduduktong-duktungin natin yan, pag tinatalakay ko na ang pandiwa, yung mga verbs. So, nandiyan na tayo. Paiksi natin ito ngayon eh. Ang sasabihin ko sa inyo, mga kataga, na inyong sasauluhin din, dahil yun eh, mahigit 1,200 yun eh. So, yun ang gagawin natin. So, yun ang gagawin natin. Ito po ang mga nouns na kailangan nating sauluhin. Ngayon, hindi ko na po babasahin lahat. Dahil hahaba tayo ng hahaba, pronunciation lang namang marinig eh. Ngayon, ang maganda siguro, ito ay magkaroon ng kopya. Kung ipapiprint ito, makukuha ninyo na at makagawa kayo ng sarili nyong talatinigan o diksyonaryo. Ngayon po, ang kailangan lamang nating pag-aralan ay kung paano binibigkas ito. Katulad nito, sugar. Nakita nyo, sato. Yung O kasi mayroong guhit sa ibabaw, kaya sato. Ayun na, sukal, di po ba? Kasi itong tema nito, sa pag-uusap nito, puro itong pagluluto eh. Oil, abura. Huwag niyong bibigkasin ko pareho ng Tagalog, abura. Hindi, abura. Kasi ang salitang Japanese, ginagabayan ng mura. Na ibig sabihin ng mura, yung pagbigkas sa bawat syllable, pareho ang haba. Hindi katulad sa Tagalog, napakaraming lundo. So, abura, langis. Ito, mabilis, no? Mabilis din yon. Lard. Yun naman eh. English eh. Ginawa lang Japanese, rado. So, okay, so bigla sabi, dahil kukulan nyo naman ng retato to, papiprint nyo to eh. Para huwag na tayo humaba, no? So, hahapyabing ko na lamang. Ito ay tungkol sa pagluluto. Raw, nama, hilaw, based, bata, o nuru, pahid, ipinahid ang butter, cut, kiru, hiwa, cooking pan, nabe, kaldero, frying pan, fry pan, kawali, ladle, hishaku, sandok. Ito naman duktong doon sa pagluluto. Bean paste, miso, tahure, cinnamon, nikkei, kanela. Ipaprint yun rin. Knife, naifu, kuchilyo. Chilio. Ito naman tungkol sa lugar. Place, tokoro o basyo. Lugar. Okay? So, ipa-print nyo rin para meron kayong diksyonaryo. Park, koen, parke. Movie, eynga, sine.
Library, Toshokan, Aklatan, Country, Inaka o Kuni. Inaka, ibig sabihin ni Kanayunan. Country, Bansa. Market, Ichiba, Palengke. So, yung iba, hindi ko na tinanggalo, grocery store. Hindi naman ang bigkas natin eh. So, dumako naman tayo sa ibang pahina. Dalang pinag-uusapan ni lugar. O, pier, minato, pier din tayo eh. Zoo, dobutsuin. House, ye, bahay. Ipaprint ninyo para meron kayong kopya. Ito naman yung tungkol sa kalikasan. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ipaprint ninyo para meron kayong kopya. Nature, sisen, kalikasan, sun, tayo, araw, o he, araw din yon. Okay? So, soil, suchi, lupa. Water, nizu, tubig. Tornado, tatsumaki, ipo-ipo. Fall, aki, taglagas. Lake, Mizuumi, lawa. Ituloy pa natin ang kalikasan. Brook, ogawa, sapa. Mountain, yama, bundok. Root, ne, ugat. Grapevine, budonoki, puno ng ubas. Punong ubas, yun ang Tagalog. Ipaprint po ninyo. Ito naman po ay tungkol sa bahay. House, ye. Kuminsan ay uchi, bahay. Door, doa, pinto. Ipaprint po ninyo para sa inyong Bob diksyonaryo. Window, mado, bintana. Chair, isu, silya. Room, heya, kwarto. Downstairs, kaika, silong. Boarding house, geshuku, boarding house. Furniture, kangu. Kangu. Yung po eh, pwede bigkasin ng kagu, pero pwede rin yung kangu, kasangkapan sa bahay. Ito naman po ay tungkol sa damit, dress, clothes, pukuso, damit, blouse, brows, blusa, cotton, wata, bulak, clock, toke, orasan, ring, yubiwa, sinsing, necklace, necklace, quintas, earring, yaringu, hikaw, ang yaringu ay tinyo, earring din yun eh. Hat, bossy, sombrero, pilo, makura, unan. Ipaprint po ninyo. Karugtong. Blanket, mofu, kumot. Boots, nagagutsu. Bota. Nagay, ibig sabihin, nagay, mahaba, long. So, long shoes, ay boots. Footwear, hakimono, footwear. Ito naman ay tungkol sa passport. Kung bibili kayo ng passport, ano? Passport, pasupoto, passport, baggage, nimotsu, bagahe, receipt, uketori, resibo, airport, kuko, airport, airplane, hikoki, aeroplano. Ipaprint po ninyo.
Ito naman po ay tungkol sa oras. Time, jikan, oras. Minute, fung. Minuto, second, bio. Segundo. Later, ato de, mamaya. Morning, asa, gozen, umaga. Day, hiru, araw. Someday, itsuka, balang araw. A short time ago, sukosi mae. Konti kanina, nauna konti. So, sabigla sabi, sukosi mae kanina. Week, siu, linggo. Ito naman tayo. Doon pa rin sa huwin. Ano, kailan? This week, kansiu. Kansiu. Sa linggong ito. Ipaprint po ninyo. Last year, kyoneng. Noong isang taon. Last month, sengetsu. Nakarang buwan. Tatalakayin po natin yan sa isa pagka tayo nang didiscuss na ano. Sa ngayon, pagkikita ko muna sa inyo para makabuo kayo ng vocabulario ng diksyonaryo, ito muna. Leap year, uru dosi. Every year, my neng. Every day, my nichi. Every week, my shu. So, paprint din po ninyo ito para sa inyong diksyonaryo. A year ago, ichineng mae, noong nakarang taon. All day, ichinichi ju, sa buong araw. Always, itsumo, lagi. A week ago, isyukang mae, noong isang linggo. Meanwhile, sonomani, samantala. Tuluman eh, tungkol sa bangko. Bank, ginko, bangko. Money, okane, pera. Paper bill, satsu. Pera, papel, coin, koka, barya. Profit, rishi. Interest, rieki, tubo. Ipaprint po ninyo. Ito pa po, tungkol naman to sa pagbibiyahe. Travel, ryoko. Lakbay, map, chizu, mapa. Ipaprint ninyo, seat, saseki, upuan. Road, michi, kalye. Ticket, tipu, hindi ko na inlalagay rito kasi ticket din ang bikas natin. Round trip ticket, ofuku, kipu. So round trip ticket din sa Tagalog. So susunod po. Ito naman ay tungkol sa travel din. Express ticket, kyukoken. Express, motorcycle, autobike, motorsiklo. Subway, chikatetsu. Subway, truck, torak, truck. Change, otsuri, sukli. Corner, kado, kanto. Ipaprint po ninyo para sa inyong diksyonaryo. Ito naman po ay tungkol sa direksyon. Direction, hokou, direksyon. West, nishi. Kanluran, east, hingashi. Silangan, above, weni. Sa itaas, under, stani. Sa ilalim, southwest, nansei. Ipaprint po ninyo para sa inyong diksyonaryo. Ito naman po ay tungkol sa kanilang mga hotel, Japanese style hotel, kung tawagin nila ryokan. English na rin dito,
wala naman tayong katimbang niya sa Tagalog eh. Room rent, hey aday, bayad sa kwarto. Ki, kangi, susi. Afternoon snack, oyats. Merienda, lunch, hiro gohan o chushoku. Chushoku, tanghalian. Ice, kori, yellow. Tasty bread, shokupan. Tasty bread din sa atin. So, ipaprint po ninyo. Tuloy ang tungkol sa pagkain at inumin na ha. Drinks, nomimono. Inumin, cold water, tsumetai mizu, malamig na tubig. Egg, boiled egg, yudet tamago, nilagang itlog. Kasi ang egg, tamago yun eh. Soup, supu, sabaw, new, atarashi, bago, glass, garas, baso, cup, kopu, tasa, lobster, ise, ebi, supo. Ipaprint po ninyo. Pagkain pa rin, oyster, kaki, talaba, carp, koi, karpa o carp, mudfish, dojo, dalag, globefish, medaka, minsan to narinig ko fubu eh, butete, sole, kalay, darapa, dried fish, hosi sanaka, sakana, hosi sakana, tuyo, daing, hosi, tuyo, pinatuyo, sakana, isda, smoked fish, kunsei no sakana, tinapa. Shopping, tungkol naman shopping kay Mono. Shopping, discount, waribiki, tawad. Price, fixed price, teka, walang tawad. Special offer, toksanhin, special offer, exported good, yushutsuhin, export. So ipa print po ninyo para sa inyong diksyonaryo. Susunod po natin ay tungkol naman sa pulisya. Police, kay Satsukan, Junsa, police, pickpocket, suri, mandurukot, dead, sinda, patay, lay, uso, kasinungalingan, liar, usot, suki, sinungaling, prison, kay musyo, kulungan, trial, by sinin, litis, hope, kibo, pag-asa. I-print po ninyo para mayroon kayong kopya at doon nyo pag-aralang maigi. Tuluman ay tungkol sa sari-sari, joke, jodan, biro, family, kasuku, pamilya, address, jusyo, address, friend, tomodachi, kaibigan, tourist, kankokyaku, turista, hobby, shumi, libangan. Ipaprint po ninyo. Ito naman ay tungkol sa mga tao. Person, man, hito, tao, I, watashi, ako, you, anata, ikaw. Ipaprint po ninyo para madali nyong masaulo. Yours or your, anata tachino, inyo. Tungkol pa rin sa pamilya,
family, kaso ko, pamilya, parents, Riosin, Oya, magulang. Boy o tokonoko, batang lalaki. Girl o nanoko, batang babae. Eldest, Ichibang Toshi Wen no, panganay, Ichibang Wakai, bunso. O, tungkol pa rin sa pamilya. Paprintin nyo, younger brother o toto, batang kapatid na lalaki. Younger sister, imoto, batang kapatid na babae. Baby, akachan, sanggol. Nephew, oy, pamangking lalaki. Niece, may, pamangking babae. Father-in-law, girino o tosan. Bienang lalaki, second cousin, mata itoko, pinsang makalawa. Ipaprint po ninyo at gumakay ng diksyonaryo. Tungkol naman po ito sa katawan. Body, karada, katawan. Hair, kami. Buhok, skin, kawa, balat. Tongue, sta, dila. Arms, ude, braso. Finger, yubi. Daliri, palm. Tenohira, palad. Te, kamay. Na, nakalahad, hira, nakabukas. So, ayan po. Pakopya niyo para sa diksyonaryo. Dugtong ng kataga sa katawan. Armpit, wakinosta. Kili-kili, blood, chi, dugo. Anus, common, puwit. Thigh, putumomo, hita. Knee, hiza, tuhod. Soul, asino ura, talampakan. Scar, kizu ato, pilat. Dumako naman tayo sa numero. Ipapiprintin nyo. At haba po kung babasahin ko lahat. Number, bango, bilang. One, number one to. Ichi, ichi ni sanshi goroku. Yan o, ang ano, hanggang dito sa 100, hyaku. Sandaan, 1,000, isen, saldibo. 10,000, mang, laksa. Hindi lamang po isang paraan ng pagbikas ng Japanese sa bilang. Yung po lang una, eh, kinopia nila sa Chinese. Pero ito, itong hitots, putats, meets na 1, 2, 3 hanggang 10, ito ay native Japanese. Hitots, putats, meets, yots, itsots, boots, nanats, yats, coconuts, to. So, isa, dalawa, tatlo hanggang sampu po yan. Eh, yan po ay paprintin nyo. Ito naman, eh, Chinese uli. First, Dai Ichibang. Second, Dai Nibang. Third, Dai Sanbang. Tenth, Dai Jubang. Ikasampu. Pag-aralan po ninyo na maigi. Hindi ko na po babasahin sa inyo lahat dahil nahahaba tayong maigi. Pero gusto ko ay i-print ninyo, gumawa kayo ng diksyonaryo. At sa araw, pag nagtatalakayan tayo, ito po ang ating reference point. Tuloy natin ang ating talakayan. Ito naman po ay tungkol sa days of the week, Yobi, araw sa isang linggo. O, pa-print po ninyo. Enero, Ichigatsu, Enero, January,
Itinatsu Enero, February Ningatsu Febrero, December June Ningatsu, Disyembre. Ipaprint po ninyo. Ito naman po ang tungkol sa mga pang-abay o adjectives. Ano? Okay. Adjectives kay Yoshi, pantukoy, kind, yasasi, sinsetsu, mabait. Papiprint po naman nyo to, kaya hindi ko nababasahin lahat. Tall, takay, matangkad, mataas. Short, hikoy, begsi, pandak. Long, nagay, mahaba. Short, mijikay, megsi. Liar, usotsuki, sinungaling, quiet. Otonashi, susukana, tahimik. Okay, tuloy po natin. Noisy, urusay. Yakamashi, maingay. Happy, shawase, ureshi, masaya. Near, chikai, malapit. Sick, byokin na, may sakit. Hot, atsui, mainit. Cool, susushi, maghinawa sa katawan. Moist, damp. Shimepoy, malinsangan. Adjectives pa rin ba? Thick, atsui, makapal. Mainit, atsui din. No? Kaya kailangan, depende sa context, kung ano ibig sabihin ng atsui. Rod, gyogi, ngawaruy, bastos. Selfish, wagamama, madamot. Fault finder, arasa gasiya, mapaghanap ng mali. Easily broken, kawari yasui, madaling masira. Tired, tsukareta, pagod. Difficult, musukashi, mahirap. Adjectives pa rin po ito. Fast, hayay, mabilis. Dal, atama gawaroy. Nagkamali ko ng spelling ini atama. Atama gawaroy. Masama ang ulo. Masama ang ulo. Bobo. Bigla sabi, hindi po ata gayon, atama. Dark, kuray, madilim. Odorous, kusay, mabaho. Drunk, yuparay. Lasing. Tuloy po ang adjective, crazy, kyoki, baliw. Gentleman, shinsi, maginoo. Straight, masugu, diretso. Ichi, kayuy, makati. Ticklish, kusugutay, makiliti. Andito naman po tayo sa mga profesyon. At trabaho, profession, shokugyo, profession, job, singoto, trabaho. City mayor, sucho, mayor ng syudad. Photographer, shashinka, photographer. Farmer, nofu, nogyosya, magsasaka. Fine arts, artist, gaka, pintor. Yun namang isang klase ng pintor ay kung tawagin ni Penki, ayun ang pintor ng bahay. Mechanic, kikaiko, mekaniko. Sekretary, hisyo, kalihim. Taylor, fukuya, sastre. Seller, uriko, tenin. Tindero, tindera. Tuloy po natin. Ito naman,
at tao pa rin, ano? Owner kay Asia, mayari. Carpenter Daiku, carpintero. Student Gakse, estudyante. Housekeeper, Shufu, may bahay. Ito po kung kasi na Shufu. Pag binikas nyo po ito ng Shufu, ang ibig sabihin po noon ay pangit na babae. Kaya huwag nyo bibikasin ng mahaba. Shufu. Sunod. Kulay naman ang ating pag-usapan. Color, iro. Kulay. White, siroy, puti. Ipaprint po ninyo. Orange, orangey. Orange. Cream, cream, cream. Dark color, koi. Light color, usoy. Matingkad, papusyaw. Silver, gin. Pilak. Pink, momoiro. Kulay rosas. Ngayon po naman, ang pag-usapan natin ay ang panlasa. Taste, aji. Lasa. Sweet, amay, matamis. Sour, suppay. Maasim. Ordinaryo, futsu. Kaigihan. So mga kasama, marami pa yung napag-usapan. Sa aking pakiwari ay mahigit sa 900 na ang naibigay ko sa inyong mga kataga. Maaaring mahigit pa. Hindi ko lang kasi nabibilang pa ng gusto eh. Pero, dapat yung isipin ang salitang Hapon ay hindi lamang sa narinig niyong kataga. Kung hindi, ang salita po nila lagi nakabitin eh. Meron silang gustong ipaunawa at yun ay makikita nyo yung unspoken language sa kanilang mga kilos. Ayun po lamang at magkikita po tayong muli. Marami po akong ginagawa ngayon.